Semana Santa na naman at ito yung panahon na ginugunita natin paghihirap at pagpapakasakit ng ating Panginoon para makapatawaran ng ating mga kasalanan. Pero alam nyo ba na sa mga panahon ding ito ay abala ang mga antingero para palakasin at subukan ang kakayahan ng kanilang mga agimat. So kung naniniwala ka sa agimat, para sa iyong video to. Pero kung bago ka pa sa aking channel, ay hinihingi ko ang iyong suporta sa pamamagitan ng pagpindot ng like, share at pag-subscribe sa ating channel. So huwag mo na rin kalimutang pindutin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod ko pang video. So bahagi na ng ating kultura ang paniniwala sa mga agimat at anting-anting na nagugat pa bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Bagay na tinututulan niya ng mga pari dahil taliwas ito sa tinuturo ng simbahan. Ngunit mahaba mang panahon na lumipas ay patuloy pa rin at marami pa rin naniniwala sa agimat at anting-anting na di umano kapag ka may suot ka nito ay magkakaroon ka ng pambihirang lakas at abilidad at proteksyon na rin laban sa mga masasamang elemento. At isa nga sa pinakapopular ay ang kabalkunat na kung saan ay hindi katatablan ng bala at mga matatalim na sandata. Totoo nga kaya ito? Well, panoorin natin ang bidyong ito. Untong ito ay pinapakita niya kung gaano katalas ang espadang hawak-hawak niya. A few moments later. Naman ay sinisimulan siyang dasalan. Eventually. At heto na nga ang pinaka nakakabang parte. Kumakain kayo ng ano at ay balon-balunan? Yeah. Malakas ang hampas pero mukhang walang sugat. Heto pa, ang isa pang video, panoorin natin. Makikita sa videong ito na pinuputukan kagad nila yung writer kaya ito bumagsak. Ngunit sa di maipaliwanag na dahilan ay nagawa pa nitong tumayo at makipagbuno sa dalawang ng agaw ng motor niya. Makailang ulit pa siyang pinaputukan ng baril ngunit tila hindi tumatama o hindi tumatalab sa kanya at nagawa pa rin niya makipagbuno. Ilang ulit pa siyang binaril ngunit tila walang nangyayari. Hanggang sa tila nagsawa na lang at umalis na ang dalawa. Sinwerte nga lang ba? O sadyang meron siyang anting-anting o agimat? Marahil ay patunay nga ito na ang anting-anting at ang agimat ay nag-i-exist. Pero alam nyo ba? Marami sa ating bayani ang mga pinaniniwala ang gumagamit din ng agimat at anting-anting noong panahon na revolusyon. Kabilang na nga rito ang ating bayani na si Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Macario Sacay at Juan Luna at marami pang iba. At natunay ang museo ng Katipunan na matatagpuan sa San Juan kung saan dito ay naka-display ang mga agimat at anting-anting na nakuha sa kanila. Bukod sa mga bayani ay marami rin mga bigilante ang nagpahirap sa mga kapulisan at napabalitang gumagamit sila ng agimat at anting-anting kaya sila mahirap hulihin. Isa na nga dito ang mala Robin Hood ng Pilipinas na si Tiagong Akyat. Ayon sa mga kwento, si Santiago Ronquillo aka Tiagong Akyat ay may sa taga-bulag. Kaya naman, ganun na lamang siya kahirap hulihin at sinasabing ito rin ang ginamit niya upang makalabas sa kulungan nang walang nakakapansin sa kanyang mga pulis. At ito rin ang ginagamit niya sa pangloob sa mga mayayamang pamilya. At syempre hindi mawawala sa listahan si Nardong Putik na kung saan sinasabing mayroon siyang bertud ng putik kaya gayon na lamang siya kahirap hulihin at makita ng mga kaaway. Ngunit sa kabila ng hawak nilang anting-anting at agimat ay nauwi pa rin sila sa malagim na kamatayan. Marahil ay naitatanong nyo kung bakit sila napatay gayong meron silang anting-anting at agimat. Isa lang ang paliwanag natin dyan. Ayon sa aking pagkakaalam,
Kapag ka nakagawa ka ng bawal habang suot mo ang agimat at anting-anting, ay nawawalan ito ng bisa. So ito ay isang maaaring dahilan kung bakit sinila sinapit ang malagim nilang kamatayan. At ang ilan sa mga bagay na sinasabing bawal gawin ay ang pagpunta sa mga makasalanang lugar gaya ng motel, pakikipagtalik, bahay aliwan, at maging pagpunta sa palikuran ng suot ito. May mga bagay tayong dapat i-consider para mapagana natin o magkaroon ng bisa ang mga medalyon o agimat na hawak natin. So hindi ito basta-basta isinusuot lamang at gagana na. Kailangang sapat ang iyong kaalaman para ito ay mapagana. Ayon sa aking mga nakalat na impormasyon, kinakailangan pa nito ng debosyon sa loob ng 49 days. Gayun din, kinakailangan mong magpoder. Ito yung proseso na paghihingi ng proteksyon o pagbabakod. Well, anyway, liliwanagin ko lamang po, hindi po ako marunong o hindi po ako magaling sa bagay na ito. So, bali na isipan ko lamang po na gawin itong topic na to dahil nga sa Holy Week ngayon. So, anyway, wala namang masama kung maniniwala tayo dito sa anting-anting at agimat. Pero ang pinaka-importante pa rin ay ang pagkapit natin at paniniwala sa ating Panginoon, no? So, wala imposible kung tayo ay kakapit sa Kanya at iasa ang ating kaligtasan sa taas.